Tiwala ang marami sa ating mga kababayan na sa bagong administrasyon, bagong pag-asa rin ang atid nito sa ating bansa. Kaya naman, sa nalalapit na State of the Nation Address, may hiling ang ilan nating kababayan kay Pangulong Marcos. At ayon sa eksperto, mahalaga ang unang sona ng Pangulo, lalo't pagkakataon niya rin ito para ilatag ang mga plano para sa bayan. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine, Mela. Ilang araw bago ang kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may kanya-kanya ng hiling ang ating mga kababayan kung ano nga ba ang dapat isama ng presidente sa kanyang talumpati. Ang tricycle driver na si Manuel, nais na unahin ng Pangulo ang sektor ng transportasyon. Mas maganda nga ho kung may bababa pa ho yung gasolina. Kasi yan talaga nagpapahirap sa sektor namin. Habang si Melendres naman na may dalawang anak na estudyante, mga programang pang-edukasyon ang inaabangan. Para makapag-aral maigi yung mga bata at lumawak pa yung matututunan nila. Ayon sa isang eksperto, mahalagang bahagi ng pamumuno ng Pangulo ang SONA, lalo na ang unang beses. It is provided for by the Constitution itself. Ito yung pagkakataon para mailatag niya ang kanyang platforma, ang kanyang mga bukay, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga espesipikong proyekto na gagawin para sa bayan patungkol sa iba't ibang mga issue. Pero ang tanong ng marami, natutupad nga ba ang mga ipinapangako ng presidente tuwing unang SONA? Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, umikot ang kanyang unang SONA sa pangako ng mas ligtas na Pilipinas at mas maayos na serbisyo ng pamahalaan. I assure you, this will be a clean government. Hindi man perpekto ang kanyang naging pamumuno, marami rin namang nakamtan ukol dito ang kanyang administrasyon. Sa ilalim naman ng panunungkulan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino, sumentro sa pagtugon sa mga anomalya ang kanyang unang SONA at ang kanyang pagsusulong ng tuwid na daan. Sa administrasyon po natin, walang kota-kota, walang tongpats, ang pera ng taong bayan ay gagastusin para sa taong bayan lamang. Kumpara kay Duterte, marami ring hinarap na pagsubok si Aquino, pero may mga reforma rin naman siyang naipatupad. Sa kasaysayan ng ating bansa, hindi naman talaga napapagtagumpayan ang lahat. Because you have to understand that when you talk about governance, there's a lot of factors that need to be critically considered. Yung unang SONA mo kasi, you're essentially giving the public a walkthrough of what your plans are for the next 6 years. Ano mang mangyari, kumpiyansa naman ang marami na kababayan na sa ilalim ng bagong administrasyon, bagong pag-asa rin ang naghihintay para sa bawat Pilipino. Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.